Kumusta guys? So, naalala ko lang itong ginawa ko way back 2018. This client is not from our city, so, and it's his first time na magpapatato. So, tinanong ko siya bakit sobrang laki ng ipapatato niya for the first time pa niya. I asked him kung kaya niya ba at hindi gawin yung malaking piece. But unfortunately, hindi niya ito natapos dahil nag-top out siya. The sad thing, hindi ko nasabi sa kanya na dapat magbayad every session. So, you know, if your client knows nothing about how the payment goes on tattoo session. So, yung iba, akala nila, pag nagbayad sila sa una, sa sinabi mong presyo is yun na, ang payment for the rest the session, kahit na ilang session pa yan, mag-tap out sila ng ilang beses. So, akala nila is okay lang. Hindi nila alam na every session is new setup yung ginagawa natin. So, bago lahat ang setup. So, dapat inform natin yung kliyente na every session, especially if mag-tap out sila, may bayad yun. So, yun, no? Nakatatlong session siya. On the second session, hindi siya nagbayad. So, mabilis siyang umalis. So, hindi ko na lang siya hinabol. On the third session, yun na. Sinabi ko na sa kanya na ganun dapat. Every session, may bayad. Dahil disposable lahat yung ginagamit natin. And every session, dapat magbayad talaga. Dahil walang free na tattoo supply. So, dapat, especially sa mga kliyente natin na first-timers, na first-time magpatato, dapat you will inform them na every session may bayad. Dahil every session, bagong needles, bagong ink caps, bagong dental bibs, bagong gloves. So, bago lahat yung ginagamit mo. So, dapat malaman nila. So, until today, it's sad na hindi na siya bumalik nung sinabi ko sa kanya na every session may bayad. So hindi na siya bumalik. So ito lang ang ending ng ganyang tattoo. On the third session, hindi talaga natapos. So sayang talaga. Pero at least alam na niya, if ipatapos na ito sa iba is okay lang. Hindi naman siya nakatira sa city, so it's not from our city, so maybe hindi na siya nakabalik dito, so kaya hindi niya natapos yun. Then hindi niya alam yung tolerance niya sa pain, so hindi siya ganun ka, so hindi niya natiis yung pain. So ayun, no? Thanks for watching.